Ayan, gagaling ko lang sa labas. Gagaling ko lang sa ano, sa Comelec para mag-transfer ng voters ano ko. And then ano na rin, since hindi ko yan asikaso dati, kasi nga palaging mahaba yung pila, alam nyo naman, hindi tayo pwedeng pumila kagaya nung iba na madaling araw pa lang daw, nandun na. Tapos ang haba-haba, abuti ka ng hapon. Anyways, kahit pa ganun ngayon, nag-online kasi ang ano ko, pag-process ko. Pagdating doon, although nag-fill up pa ako ng application ulit para dun sa stub, kasi yung sa online, wala yung pinaputol, wala yung stub. So, mag-fill up ulit ako doon. Anyway, maganda dyan. Mababait po yung empleyado ng munisipyo dito sa 13. Very accommodating sila at saka mababait. Hindi kagaya doon sa ibang ano, na kuha ko dati na nadadala tuloy akong lumapit sa mga agency ng gobyerno kasi nga sa mga munisipyo kasi yan nga medyo dati po yan, di ba? Hindi pa panahon ni Pangulong Duterte noon. Medyo mga suplada. Tsaka ano, nisa alas 4 pa lang, may naging may make-up na. Naghahanda na sa pagbiyahe pa uwi. Kaya, ngayon naman, okay sila. Salamat din dun sa mayor at okay yung mga tao niya sa munisipyo. At kahit ganon, na limitado yung oras natin, natapos ko yung pag-re-register yung aking pag-transfer ng voters at saka reactivation kasi po nga po dati hindi, dalawang beses ako hindi nakaboto yung sa mayor at saka sa kasi nga dahil sa bisita hindi ako na dahil, buti na uso yung online ngayon medyo mabilis hindi na ako may pila man kapraso lang kaya mabilis lang. Ito nga, pagbalik ko, ito naman, natapos ko na i-upgrade yung isang airgun natin. Ayan, ito siya. Ayan. Ilagyan ko siya ng scope para matesting natin yung accuracy. Matesting ko yung accuracy ngayong hapon. Dapat kanina, pero hindi ako nagkaroon ng time kanina. Ayan, eto nga yung mga pinalitan. Wala namang pinalitan. Kasi itong, Nimrod, alam nyo naman. Nimrod, itong Taurus, ready na siya for PCP. Kaya, yun, dual propellant daw. Kasi yan na, may gauge na siya. So, hindi na ako nag-provide niyan. Yung offset natin, hindi na natin binatasan, wala nang... Shoutout nga pala kay Sir, Noel, nakalimutan ko yun. Ando mo kasi sa record ko yan eh. Citynet Copier. Shoutout sa'yo, Sir. Yun nga, natapos ko na yung aking, pag-upgrade doon sa airgun ko. Ayan. Tilagyan po siya ng threaded offset. Yan. Mahaba po yung thread niyan. Mahaba rin yung plenum niya. Kaya, titestingin natin yung accuracy. Ang output niya kasi ay 1-2. 1,000 lang. nilagyan ko lang siya ng 2.5 PSI sa input niya. Kasi yan, ay bababa ko rin sa 500 mamaya. Tapos ayan, nilagyan ko siya ng scope for the meantime para matesting na yung accuracy. Nag-thread tayo sa inisir, nilagyan ko rin siya ng barrel band. Ayan, so ito po siya. Ayan, ang pumutok siya, malakas. Masyadong malakas. Kaya duda ko na baka sasalimpal yung pellet niya. Ayan.
Ang first cup niya, yan, safe lang yan. First cup, safe lang. Then, second cup, yun ang gagamitin natin, second cup. So, mabalik siya. Kasi masyado nga malakas. So, itatry natin muna yung accuracy niya sa field dun sa ating target range. Kaya, akyat tayo. Andun na ba yung pellet ko? Testingin natin siya, accuracy. So, dito sa ating scope. So, tayo na. So, andito na tayo sa ating firing range. Yan. Ito yung ating air gun, table. Yan doon tayo. Andito tayo sa ating terrace na firing range. So, hanapin ko yung pellet. Ayan, kinakapa ko na siya. Ewan ko kung nandito pa siya. Ay ko. Parang wala akong makapang pellet. Pero andito lang yan eh. Tingnan natin siya. Ayun, nandito pala siya. Naka-open pa. So, ito yung ating pellet. Using our mature pellet. Yan. Round. Yan. Round siya. So, ngayon, testingin natin siya doon. Wala na akong cam holder. titingnan ko pa lang siya para magawa ko yung mga adjustment in case na hindi siya ganun ka-accurate. At least na-testing ko na para sa makapag-decide ako kung paano adjustment yung gagawin ko sa kanya. So ayan, masyado kasing malakas kaya medyo duda ako na maaring pero hindi natin alam, depende po yan kasi sa kakayanan ng barrel, capacity ng barrel. So ganito yung gawin natin, lagay natin siya dito. Ayan, ayun, kita din. Papraktis lang ako. Dito, ito na. Ganda niyang pasukan ng bala. Dito guys, sa ibang ano, masikip. Dito sa kanya, okay siya. Dito, tayo. 2 cocks. Hindi tayo gagamit ng 3. Parang okay siya. Mataas na ng konti. So, halos okay na kagad. I-up natin. Yun. Daming ikot kagad niya. Then, wala siyang singaw sa ano, sa receiver. So, okay siya. Pumukutok siya. Shoutout kay Sir Citynet. Citynet Copier. Yan pangalan ng business niya. So, ayan. 2 cuts. Doon. Sino tayo sa malayo. Napakalakas. Lalo siyang tumaas eh. Nung malayo na. Yung cam holder kasi natin, hindi naka-ready. Dapat eh, naiano ko na siya sa scope na to. Pero hindi siya, hindi siya naka-ready. So, next time na lang. Basta, dami. 1, 2. 2 cup. Aba. Napakatuli ng bala.
hindi man makita. So importante niyan, halos shoot na yan. Doon ko naman siya tigala sa medyo malinaw. 2 cups. Yan. Oh, yun. Mataas pa rin siya ng konti. Ang galing, no? Talagang hindi niya mapababa yung pellet. Sayang at di ko maipakita. Pero ang ganda, napakalakas. Oops. Kapraso na lang. Kapraso na lang. Taso. Pag ganito kasi, kalayo, hindi advisable yung gato. Kasi yung target natin, nasa ano na tayo agad, 25 yards na. Kasi kanina, tinarget ko sa malapit, tapos tinignan ko sa side, kasi baka malayo eh, hindi mo makita sa scope. Pero pag ano natin, mataas lang ng konti, so nung ma-adjust ko siya, sa malayo na agad. So ito, sa 30 yards siya, kasi yung target natin na isa sa puno ay 35 yards yun. So 30 yards tayo sa bandang baba ng konti. Oh yun, halos sa pool na. So parang ang ano ko, mataas pa siya ng kapraso. Yan. So konti-konti ng pihit. So ngayon, itestingin natin siya. Pwede na siyang testingin doon sa 50 yards. So nasa 50 yards na tayo. Hindi na tayo sa, tapos na tayo sa 30 yards. 50 yards na. Yan. Tayo, wala na siya kumusa ako. Pwede na ako po. Left yards target. Andun siya. Doon sa dulo. Oops. Hindi ko makita yung bala. Bakit gano'n? Pero ano siya? Tuwid pa rin siya. Hindi ko lang actual makita yung tinamaan. Kasi masyado ng malayo. Tapos yung scope ko, hindi siya ganun kalinaw. Kasi busnel lang siya. Ngayon, ang gusto ko lang naman, makita yung talagang accuracy niya. So nakita ko, accurate siya talaga sa 30 yards. Sa 50 yards, yung tira ko na yun, tuwid na tuwid, wala ko nakitang salimpan. Kaya lang, yung mismong kagaya nung sa akin na linaw, yung pagtama niya, hindi siya ganun. Napakaganda. Napakaganda, napakalakas. Si ano siguro, sigurado si Sir ano. Si Tenet Capier. Ay, napakaganda ng scope niya. Kaya sigurado kitang-kita niya 'to. Siya na lang ang talaga mag-zero do sa ano niya. At napakagandang napakaganda kahit malayo, walang salimpan. Ayos na ayos. Good na good. So sayang lang at hindi ko na ikasa yung ano dito sa scope niya. Yung kanyang side cam, sana makita, nakikita niyo. Thank you.
Shoot na shoot. Galing. Napakagaling. Napakalakas pa. Hindi lahat ng toros na nahawakan ko, ganito. May mga toros ako na nahawakan na nagbawas pa ako ng lakas ng hammer spring kasi ano siya, hindi siya solid, tumama. Hindi siya ganun na maitama sa isang ano, hindi siya maiwan hole sa 30 yards. Ngayon ito po, kayang-kaya na. Wow. Shoot na shoot, grabe. Tapos ang lakas. Pag tama niya, talagang napakalakas. Dinig na dinig dito yung ano niya, yung lagitik niya, yung doon sa tinamaan niya. So, tatry natin ulit sa malayo. Try ko sa isang sanga ng kahoy. Oh, grabe. Sentrong-sentro. Around 40 yards yung kahoy. Talagang kita, sumusuka yung pagtama niya. Siguro sa susunod, papakita ko sa inyo using nung ano, kahit loose na lang to, lalagyan natin ng, pero po pwede na to. Pwede na siya. 40 yards, 50 yards, itatama ulit natin. Kasi 40 yards, sisiw na eh. 50 yards tayo. Grabe. Tuwid na tuwid. Okay po, hanggang dito na lang. Yung ginawa natin, ginawa ko na ano, na-convert na yung aking airgun. Na-upgrade na siya into PCP. So, masaya na ako. Sinusunod lang po natin yung guidelines ni ano, ni YouTube, na hindi tayo dapat mag-encourage sa iba na gawin to. Ang ano dyan, ating airgun, kagaya nito. Aking airgun, ako na lang gumawa. Shout out kayo, sa'yo, Sir, ano, Sir Noel ng CityNet Copier. So, yung pangalan ng business niya, CityNet Copier. Shout out po sa'yo. At okay na to. Pwede na. So, wala na ang ano, ah. Ganito na lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Mga kaibigan na naalala natin, hindi natin nakakalimutan, kagaya ni Sir Elisagake ng Davao. Ito si ano, Sir Louis de Jesus, at yung iba pang mga kasama niya sa mga nakakasama niya sa hunting, saka sa yon sa pag ano na mga libangan natin, ganito mga kasama niya. Shout out po sa inyo. At yung pa mga hunters pa, Hunters of Amadeo, yan, magandang shout out din po sa inyo, magandang hapon po. At pang iba, ayun nga pala, mga kasama ko rito si ano, si Sir Basilio. Si Sir Basilio, si ano, Sir Ricky. Yan, shout out po sa inyo. Si Sir Oli. Oli Perido. Yun, shout out po sa iyo. At kay Sir Roderick Maranan. Okay, shout out po din sa inyo. Tsaka doon sa inyong mga kasama. Dito pa. Shout out din pala doon sa mga taga-munisipyo na nag-accommodate nung ano ko kanina. Mabuhay po kayo at salamat po sa magandang
Yung pagtanggap sa amin na mga nagtatransfer ng ano na hindi na hindi kami taga rito kaya ganoon. Pero since matatagal na kami rito, gusto namin maging bahagi ng may tawag dyan, judicial, ah, hindi man judicial process. Gusto, hindi kasi tayo lawyer eh. Gusto natin maging bahagi ng ano, pagboto dito sa 13 Martires. Kaya, at sa inyo lahat, pasensya na po kayo doon sa hindi natin na recall ngayon. Sa dami po ng ating mga kaibigan, shout out po sa inyong lahat. At salamat po sa suporta. Nakikita ko nga kahit noon pa mga nagtatanggol sa atin sa pangbabas ng baguhan pa tayo. Kasi lahat naman po dumadaan sa ganyan eh. Kasi dumadaan din naman lahat sa baguhan. Kaya ano, yon, lahat tayo dumaan sa hindi marunong. Kahit yung mga mahuhusay ngayon, dumaan din sa hindi marunong. Yun nga lang, medyo ano ako kasi hindi pa naman ako nagtatagal, lampas isang taon pa lang. Pero ito na, makakaasa kayo ng maayos na ano, nagawa sabay sa iba. Sabay lang po, hindi naman nangunguna. Yun lang po. Makakaasa kayo yung mga tutorial na gagawin natin. Hindi pa lang po naasikaso ngayon. Alam nyo naman, kita nyo naman. Pagkadating ko, galing sa ganun, bibidyo ako ng konti. Tapos yon, lalagay pa ako ng scope. Kaya po hindi ako nakakapag-ano ng mga tutorial sa ngayon. Pero later on, yan nyo, at masisingit natin yung mga yan. Itong mga darating na ano, kasi sa ngayon, wiwili tayo sa palagi yung invitation natin sa hunting. Sa hunting, sa out of town. Kaya nababawasan yung time natin para sa mga tutorial videos. Pero huwag po kayong mag-alala. At sikasuin po natin yan, piprepare natin kahit yung mga simpleng ano, tutorial sa ngayon. I-ano natin, pa-prioritize natin po yan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo.